So, meron tayo dito, meron ako ditong t-shirt. Sikat na sikat daw ito. Chinek ko nga, meron silang 223 million views. So, I don't know, pero ang sabi nila ay BTS. So, chinek ko sa YouTube, tapos sa Facebook, meron silang commercial yung McDonald's BTS meal. Kaya, kami nung aking bunso, gusto niyang ibenta sa akin ito na t-shirt na ito, BTS t-shirt. Kaya lang ito ay large size. So, ngayon ko lang, hindi, medium. So, ngayon ko lang na discover itong BTS na ito. Kaya maghahanap tayo ng BTS t-shirt. So, sikat daw ito dyan sa Pilipinas. BTS. So, ito ay para sa crew ng McDonald's. So, nakakuha tayo. Babayaran ko doon sa anak ko ng $50 daw. Gusto niyang ibenta. BTS t-shirt. O, sinong gusto? Shout out! So, good morning sa inyo. Bumili lang tayo nitong ating bagong phone holder. $35 siya, nakakabit dito sa windshield. Kasi meron tayong nakikita para ma habang nagda-drive ako sa medyo mga malalayong lugar, na ipapasyal ko na rin kayo dito sa ibang lugar dito sa Ontario. Ayan, nakakabit ito dito sa windshield. At habang nagda-drive ako, di kasama ko kayo habang magsasalita ako, di may kausap. Habang nagda-drive ako, may kausap ako. Sis yung mga viewers natin. So, ayun, so far wala tayong bagong auction ngayon. Marami naman na available, kaya lang yun nga, yung proseso kailangan nating ma-dispose. Hindi naman pwedeng kuha tayo ng kuha tapos hindi naman nababawasan. So matatambakan tayo. Hindi naman ganun kadali yung pagdi-dispose ng mga nakukuha natin. Kaya nga kahapon doon sa isang video natin, sa video natin kahapon ay hindi ko palang na-i-post yun. Yung nakapunta tayo dun sa tapunan ng yung bili tindahan ng mga bakal. Kumbaga sa atin dyan sa Pilipinas, junk shop. Junkyard, junk shop. So mga bakal lang doon. Malaking shop siya. So halimbawa, nakakarga, hindi ka pwedeng mag-walk-in tapos itatambak mo doon. So may sasakyan dapat. Titimbangin yung sasakyan. So pagtimbang ng sasakyan, papasok, titimbangin palabas. So meron doong tao na bibigyan ka ng ticket para doon sa timbang ng bakal na ibinebenta mo. So yun ang yun ang ginagawa dito. Then pag nakuha yung timbang, saka kababayaran. Kaya kahapon yung mga nakuha natin na mga bakal, mga hindi naman basura, mga bakal ay na-i-dispose natin doon sa junkyard. So nandito tayo ngayon, kukunin lang natin yung isang table na merong bibili ngayon. Kaya kukunin natin dito sa ating isang storage. So ito yung table na working table na umaangat. Nakuha natin doon sa malaking storage natin na a week ago. Tapos ito yung bali limang rim. Kaya lang itong limang rim magkakaiba eh. Tapos iba yung nasa box na yon. Kaya ayun, I don't know kung ma-dispose natin ito.
hanap tayo ng bibili. Kasi magkakaiba yung hindi siya isang set eh. Magkakaiba. So yun yun. Tapos itong table natin, merong kukuha mamaya, pipikapin na raw. Eh ito, hanapin pa natin. Kailangan ma-dispose natin within this week. Oh, nandito tayo. Nag-coin car wash. Lugasan lang natin yung mga rim na pinakita ko sa inyo kanina para malinis tingnan. So ngayon punta lang tayo doon sa nakabukas yung aking ano to, likod. Ayun, nakabukas pala. Uulan, mukhang uulan. Ganda rin itong binili natin na ano to eh. Na nagaya ng cellphone. Kasi yung cellphone laging nasa bulsa ko lang eh. Pwede tayong mag-record ng video. Ano ba yan? Kailangan palang ikuha ko ng konti. Kasi kailangan i-move ng konti. I-move natin ng konti. Uwi na. Stoplight dyan ah. Walang stoplight dati dyan eh. Uwi ana. Yeah, ang hirap tumiko dati dyan eh. Ngayon nilagyan nila ng stoplight. So uwi ana tayo. Tapos nating maglinis. Kita ninyo ang karaniwang kalsada dito, 2 lanes. So bali 4 lanes siya. Two lanes yung east pa east. 2 lanes yung pa west. So ito, ganito ang regular na kalsada dito. Kaya ayun. Uwi na tayo. Ang oras natin ay 4:25 PM. Ang weather natin ay, anong weather mo? 30 degrees. Hindi mainit eh. Bukas ay ano to? Pupunta tayo sa isang storage. Kuha natin, babayaran natin bukas, tapos ayun, iso-sort out lang natin na
Tapos sa Friday ng morning, saka natin pipikapin. Kasi medyo busy pa. Kaya hindi makukuha lahat bukas. Itong aking camera ay wala lang. Stabilizer itong ano to, kaya umuuga-uga yung ano to, yung camera. Uwi na tayo. So, ito yung bus dito. So sa city, hindi iba-iba ang bus. So, ito yung Toronto Transit. Iisa lang ang kulay niyan, pula at puti. Yan ay minamanage ng city. So hindi yan kamukha dyan sa Pilipinas, na sa Maynila, na iba-iba. So, dito ay centralized. Tapos every corner may bus stop. Walang tricycle dito, walang jeep, puro bus. Hindi ganong karami ang motorsiklo. Kasi karamihan ng tao may kotse. Kaya ang mga may sasakyan dito, ang kotse dito affordable. Ang mahal lang ay insurance. Every month magbabayad ka ng insurance. Pero dito kahit sino makakabili ng, kayang makabili ng sasakyan. Kung gusto mong makatipid, ayaw mo magbayad ng insurance, ayun, sa bus, okay din. Ganyan lang ang buhay dito sa ano to. So ano nga ba yun yung ibibigay mo sa akin? BTS na t-shirt? Bibigyan daw ako ni Mrs. ng BTS na t-shirt eh. Yun yata yung Korean na Korean, ano yan? Korean pop singer? Ano ba yan? Oh! Andito na pala! Oh wow! Tingnan! BTS! Ilapit mo sa camera, hindi nila makita. Yun yung may ano to. Yun. Yan! Ano yan? Ano nakalagay pati nga? Tingnan ko. Titignan ko lang kung ano nakalagay. Ano yan? Hindi naman na maintindihan yan. Korean. Ha? Korean. I don't know about that. BTS. BTS o DTS? BTS yata. I don't know. Eh, McDonald's naman yan eh. Hindi ba? Sikat daw yun. I don't know. Wala akong narinig about that sa BTS na yan. Eh, McDonald's yan. Tapos nakalagay crew. Di ba pwedeng makabili ng ano to? Patatakan mo na lang, oh. Nagawa yung kalsada. So, ganito. Ang karaniwan naman dito, hindi naman masyado matraffic dito talaga. Ang mga tao ngayon, paliba sa COVID, work at home. Kaya, ayun, hindi masyado matraffic. Marami ang construction. Pagka summer, katulad ngayon, they take advantage na nagko-construction sila. Kaya karamaraming kalsada, highway, pagka summer ay under construction. Kasi pagka winter, malamig, hindi sila makapag-aspalto. Hindi sila makapagluto ng aspalto. Hindi sila makapag-construction. Kaya karamihan dito ng sasakyan, karamihan dito ng kalsada pagka summer rin yan ay construction. Ayan, yan, ganito ang kalsada dito, makikita ninyo. Hindi masyado matraffic. Tapos pagka summer, kailangan talagang nasa speed limit ka lang, 60 kilometers per hour. So, ngayon, binabaan nila 50 na lang, so napakabagal.
sa mga maraming aksidente. Pagka nahuli ka ng police above speed limit ka, eh mahal ang ticket. Plus, maaaring suspended pa yung license mo. Ayun. Lapit na tayo. Narinig sa camera yung kwan mo. Mamaya ka na mag-YouTube. Itong aking partner dito nag-YouTube gustong gusto laging pinapanood yung aking YouTube channel BTS, ilan ang 250,000 views lang yan. Hindi naman sikat yan. Tingnan mo doon sa official nila, BTS. Ay mo yung official site nila, baka kwan lang yan. Yung pag official, pag sikat yan, million ang view niyan, hindi 100,000 lang. BTS, hanapin mo BTS Korea official site, yon. Mga ganun. Pag official site, million ang view. Korean official site. Ayun, lapit na tayo. Dahan-dahan lang ang takbo. Hindi tayo mahuli ng pulis. Dito na tayo sa Morningside and Ellesmere Road. Ganito ang kalsada dito, maganda ang kalsada, hindi bako-bako, hindi lubak-lubak. Although inaasfalto nila every 15-20 years yata. Itong dinadaanan natin, malapit na ito sa amin. Ito yung kalsada na ginawa lang nilang one lane, itong pininturahan ng pula. Ayan, yung kaliwat kanan na yan, daanan ng bus. So bus lang ang pwedeng dumaan. Bike, yun. Kaya naging one lane na lang ito. Ayan, para yung bus siguro walang congestion, makatakbo ng mas mabilis. Ayos.